Everyone, welcome back to our channel, and today's video is all about it's all about haul, shopping haul. Nag-SM shopping haul. So yeah, nag-sale kasi si SM, so I decided to take that, you know, chance para makapag-shopping. It's been a while since nakapag-shopping ako, and shopping for me is pang stress, pang tanggal ng stress. So yeah, let's start off with sa mga napamili ko for Shane. Okay. Nung nakita ko to kasi, mahilig ako sa Shabby Chic. Ay, by the way, excuse my eye bag ha. Kasi it's, ano na yan, nandyan na siya talaga. Everyday na yan. Nakita ko tong top na to, sabi ko, wow, ang ganda niya. It's perfect for Shane. Mahilig din kasi ako sa Shabby Chic. So I decided to get it. Ang tatak nito is Lily. It's a top. Yan yung mga button siya dito. And the price of this one is $300 on a regular. And since it's 50% off, this cost only 150 pesos. And meron siyang ka-partner, which is skirt. Yan. This one also 50% off, which is 150 pesos. So the pair cost 300 pesos. Actually, may dress na ganito, but yung concern ko naman sa dress is kapag sinuot mo siya, dress lang lagi. I mean, hindi mo siya pwedeng i-partner sa iba. What you can only do is puro na blazer. And I guess that's it. Yun lang. Unlike this one, you can pair it with a different bottom. And this one, you can pair it with a different top. Para naman magkaroon siya ng, para maging parang versatile yung itong pair ng clothes niya na to. And then here's another skirt for Shane. Very cute. Floral din siya. But it's not masyadong cool. Hindi siya yung, alam mo yun, halata unless you really look into the design. So, ayan, ang cute niya, diba? Ayan. Parang pangdalaga. Nung sinuot niya to, ang cute. Ang cute niya talaga. And she liked it. Nag-wow nga siya. So, oh, I forgot to tell you the price. It's still a Lily brand. The price is 250 pesos, so I got it for only 125 pesos. So, naghanap ako ng ka-pair niya. I decided to take this one. The brand is Justice. There, it's Justice. Ang cute niya kasi, oh. Okay. Yeah, the price of that one is 250. I got it 50%, so 125 pesos. Now, let's go to yung mga napamili ko for the boys. So, first off kay Kuya. Nung nakita ko rin to, kasi it's, I'm not sure if I look oily. I think it's the light. Anyway, so, nung nakita ko to, sabi ko, I have to buy it. Kasi the price, yung tatak niya is Frigo. Alam mo naman pag Frigo, it's really not something that I feel like buying. Kasi parang, ang mahal niya para lang sa pantalon. And, hindi naman ako umaalis since sa bahay lang naman kami nagtatrabaho. And, paglalabas ako, kami kain lang, pasyal, and that's it. There's really, hindi ako nakikipag-socialize masyado sa iba. Unless, yung mga events-events lang, like birthday, ganyan, invites. So, hindi ako bumibili ng mga pantalong ganong mamahalin. But, thank God, kasi nag-sale sa SM, so I grabbed the chance to get this one Frigo, and it's matibay. Nung college ako, Frigo rin yung mga ginagamit kong jeans, and sobrang tibay. Hindi siya agad nag-loose, lumuluwag. Ganun pa rin siya. It stays yung kung ano yung shape niya, ganun siya even after several laba or several washes. Ganun pa rin siya, and the color stays the same. Unless gagamitan mo siya ng Zondox, of course. Mag-iba yung color niya. So, this is actually a jogger pants. Here. It's a jogger pants. For my kuya, this one is 600. Or imagine, bibili ba ng 600 pesos na jeans para sa anak mo? I guess, oo, if may special occasion. But if there's none, I don't think bibili ako. Masyado kasi akong conscious sa price. I always make it to the point na bibilin ko yung item because the price is a good deal and at the same time maganda yung quality.
So yeah, it always, for me, dapat lagi magkasama yung price and quality. Kasi kapag hindi maganda yung quality, madaling masisira yung damit. Bibili ka na naman. So, hindi ka nakatipid. So, that's, yun yung natutunan ko on being a mom. I mean, I'm all, ganito na talaga ako even before, pero parang mas nag-level up lang. So, yeah, I always find a good deal para naman, I can get the best out of what I spend. Yan. So, this only costs 300 pesos. Alright? So, wala lang si masyadong top si Kuya Steven. So, I decided to buy him marami-raming tops. So, let's start off with this one na Boys Got Style BGS. Yan. Ang ganda kasi ng polo na to nung nakita ko siya. This is a brand by SM, yung BGS. Ang ganda ng polo na to. Very simple. There's really nothing much on the design. Pero pag suot mo siya, nakakagwapo lang. Yeah, especially kung maputi yung magsusuot. Ayan. So, this one cost like 400 pesos. So, I got it for 200 pesos. And I found another polo na ang tatak is Dude. Not really familiar with this one, but I guess it's also an SM brand. Ang ganda niya kasi. Tatlo yung colors niya. The gray, cream. And then this one is navy blue. The darkest one. So, this one cost $450, so I got it for $225. Not bad kasi pag pumunta ka sa Changi, you're not gonna get something like this. And if you do get, mas mahal pa siya sa 225 pesos. So, this is really a good deal for me. Because I remember before when I was looking for a polo and I was really out of budget, sabi ko, sige na nga, mag-Changi na lang ako eh. Isang beses lang naman ito gagamitin. So, I decided to go to Changi thinking na mas makakamura ako because I am on a tight, I was on a tight budget at that time. So, hindi ako nakamura. Sobrang nadismaya ako. Sabi ko, I thought I was gonna get something like 180, ganyan, or less than that kasi pambata lang naman na top. Eh, mga nakita ko, 250, 300, 350. Hello, edi bili na lang ako sa mall, diba? Bumili na lang ako sa mall. Sus, ganun din naman yung presyo. Kaya nga pupunta ng Changi para makamura yung pala, mapapamura ka. But anyway, alright, so much for that. And here's another top for Kuya. This one naman is a Justice na tatak. Itong brand na to, I can say na matibay siya. Maganda yung designs niya. Hindi talaga siya nag... I mean, the quality and the price of the product is talagang maganda. I mean, tama lang. Price is just right. Oh, like, for example, this one. I'm not sure if you can find something like this na ang ganda nung ano niya. Ng, I don't know how to describe this one. I think it, they call it rubber, yung printing niya. Not sure, but if you go out sa Changi and find something like this, I'm not sure if you can find something like this. Tas maganda pa yung tela niya. I remember nung Christmas, syempre maraming mga sale na ano, Changi. Nakita ko yung 150 pesos nila na top buy one take 150, I think 180. Na buy one take one, sobrang nipis ng tela. As in, sobrang nipis. Tas magaspang pa siya. Unlike this one, it's 150. Pero cotton siya. It's not too thin, not too thick. Just the right thickness ng tela. Tapos presko pa siya and maaliwalas. And the print, diba? Hindi mo masasabing mura lang yung bilhin mo sa kanya. And speaking of mura, the actual price of this one is 149.75. Let me show you kasi baka isipin yung nag-joke ko na. So, on 50%, it is going to be... Oh, it's baliktad. It's upset. Ano ba? Basta, it's 150 and I got it for 75 pesos. Ganda, diba? And then, ito, by Kuya Stephen. Same brand. Same material, same type of or kind of printing. Yan. Ang cute na kasi ng design niya. Hindi siya masyadong childish, hindi rin siya masyadong pangbinata na. Just, you know, right for their age. Ayoko kasi yung sobrang
parang sobrang bata ng mga damit. Although okay lang mga Transformers kasi linya-linya lang naman yung mga yan. I mean, it's not like yung sobrang pambata na. I'm not sure if you're getting me, but basta yun, ayoko lang yung sobrang pambata. So, as I was saying, this is 150 pesos. I got it for 75 pesos. Pag nag-sale talaga si Justice na brand, sobrang dami kang mabibili. Parang ayaw mo nang muwi. Gusto mo lang talaga bumili ng bumili. O bilhin lahat kung anong meron sila. So, ito naman, Justice still, it's Justice, and it's 75 pesos. Nung makita ko to, sabi ko, I have to get this kasi pag kinuha ko ito, matutuwa si Daddy. So, I took it. Nag-isa si Steven at saka si Stephen. It says, Daddy's Little Sidekick. Ayan, ang cute, diba? Have another one for Stephen. Walang malaking ganito. Kasi, tsaka kahit bilang ko si Daddy, hindi niya susuot ko kasi niya sidekick. So, yeah. This two cost 75 each. So, that makes it 150 pesos. And, oh nga pala. Binilan ko rin pala si Daddy ng t-shirt. So, Justice din. Meron din kasi, sa Justice kasi, you can get ang pinakamaliit na, what do you call this? This is for the boys, ha? Ang pinakamaliit na size na makukuha mo is size 4. And ang pinakamalaki, I guess, na nakita ko so far was the size 18. This is for mga 18 years old, 16 to 18 years old, ganun. Or depende sa body type. So, nung nakita ko to, sabi ko pwede to kay Daddy. Kasi yung pang 18 years old nila, parang pang adult na. I mean, pang adult like 20 and up. Oh. Ang laki niya. Unless mataba yung 18 years old. Anyway, nung nakita ko to, sabi ko, ang ganda. So, sabi ko nga kay Daddy, it's been a while since nagsuot ka ng white shirts. And, naghahanap talaga siya ng white shirts. Kaso, medyo mahal yung mga nakikita niya. So, nung nakita ko to, sabi ko, I have to get it for Daddy. Ganda kasi ng, ganito yung mga gusto niyang tela eh. Cotton. So, yeah, and then I took another design. This one, may kalakalimutan yung price. Again, it's 75 pesos. You can't really buy something like this ng 75 pesos. So, this one is also 75 pesos. I took another design of the same brand. And of Daddy's size. Ayan. Malang, if you just, you know, pag gusto niya lang, press ko yung outfit niya. And we can wear this. So, binilan since it's summer and wala na rin kasi masyadong short si Daddy, so I decided to buy him itong short na to. This one, ito yung design, pwede siya pang swimming actually. And the other one is this. Kaya siya, oops, ang daming keme-keme, ang daming feather. So, ayan. Mas gusto ko itong black. So, this one, nung nakita ko, sabi ko, pero regular price to, 150 pesos itong dalawa na to. So, 75 pesos isa. Binili ko. Makuha naman siya. So, oh, I forgot! Meron pa pala sa machine! Sabi ko nga kanina, diba gusto ni Daddy may mga jogger pants yung mga bata. So, binili lang ko ng jogger si Shane. This one cost 500 and the tatak is Justice. Ang Justice kasi meron for the girls, meron din for toddlers, and then meron for the boys. So, ayan. Ang cute, oh. Mukha siyang malaki kasi pang 3 years old yung kinuha ko. Kasi si Shane, parang ang bilis niya humaba. Ayoko naman nung bibilang ko siya ng pang 2 years old. Tapos, parang after several months, hindi niya na magagamit. Sayang naman yung bilik ko. So, ayan. May bulsa siya, pero hindi siya na-open. Kasi wala namang dapat ilagay dito. Sa harapan may bulsa. Ang cute, oh. At saka marunong na rin siyang magganon-ganon sa bulsa. So, natuwa ako. Ayan. This one is 500, but I got it for 250 pesos. And, here's another jogger, but this one, it's for my ate. I didn't find any jogger na for Daddy, kasi nag-stick lang talaga ako sa mga kids at that time. This is Justice. Price is 500. It's also a jogger. It's for my ate, Stephanie. Sabi kasi ni Daddy, ang ganda kasi ni Steph if she's gonna wear a jogger. So, good thing may nakita ko. Wala naman akong balak bumili nito, but may nakita ko. So, yeah, bumili ako.
So I guess that's it for that case. Oh, I forgot. Meron pa palang dalawa, but those are shoes. So later na. So yeah. Siyempre, pag mag-shopping, hindi pwedeng sila lang. Kailangan na rin akong bilhin sa sarili ko. Para naman ako ay, para namang mabawas-bawasan ang aking stress. Ayan. And I love to dress up kapag, meron kasi kami, ano ba yan? Hindi ko maintindihan sa sarili ko. Kasi yung college friend ni daddy is, ikakasal na. So, in-invite kami. Okay lang naman yata sa kanya isama yung kids. But for us, sa amin dalawa ni daddy, parang hindi convenient isama ang mga bata sa mga ganong gatherings. Sobrang daming tao. Tapos, basta magulo lang. So, we decided not to na isama sila. So, hindi pa naman ngayon. Like, it's gonna be like a month from now. So, ayan. Wala akong maisip na dress. Ang dami kong dress. But it's all black. I have gray. I have dark blue. Pero hindi ko sila feel suotin. I don't think bagay sila sa okasyon. And gusto ko lang ng something new. Something, you know, fresh. Something classic. Something classic but simple. So I decided. Ang dami kasing dresses dun. This one I got is GTW Party. I forgot kung anong meaning nito pero nabasa ko eh. Basta GTW Party. It's a brand by SM. So, I took the small one. Akala ko kasi ano na ako, large. But when, nung nagsukat na ako, sabi ko, yes, pumasok ako sa small. So, kailangan ko lang konting bawas-bawas pa. Kasi tumataba na ako, nakakainis. Kung kailan summer tsaka ako tumaba. So, anyway, this one is a party dress. So, sakto. It's a lacy dress na hanggang tuhod yung length niya. Yan. Maganda to pag suot. Hindi niyo kasi makikita pagkaano. Pag sinuot ko to. Diba, vlog ko naman yung wedding na yun. So, surprise na lang yung itsura niya. Kasi hindi pa ako confident na isuot siya. Kasi medyo malaman pa ako. So, I have to lose weight first. So yeah, I got this. The regular price is $899.75 and I got it for tagal, 450 pesos. Oh, diba? Not bad. Kasi I used to shop naman talaga ng mga dresses and normally ang price ng mga dress sa Changi'an is $300, $280. Yun, ganun lang siya nag-vary. So, wala naman akong makikita ng ganito sa Changi. And if I find something na lace, yung puro lace na ganito, hindi siya ganito. It's not, you know, your typical cheap kind of lace. Hindi siya ganon. So, pinali ko siya. Ang ganda. Tsaka isa pa, you can find something like this sa Changi'an. Ang saya. Tsaka yung rin mapahayaan dati ko. Kapag pumunta kami ng wedding, of course, I have to look pretty. So, yeah. That is all for the clothes. Yeah. Now we're down to our last two items, which is footwear. Wala na, merong shoes si Steven, pero nag-request siya na not really request, but I feel like kailangan niya na ng bagong shoes. Although open if I buds niya ngayon. So I decided to get this one. Yan. Ganda kasi nito eh. Sneakers. I'm not sure. I think they got this one sneakers. O, diba? Nung nakita ko to, this is the last pair. Ang tatak niya is Tough Kids. SM brand. Maganda talaga ng mga quality ng SM. Yung tipong good price, you know. Yung parang just the right price without compromising the quality. This one is the last pair. So, I'm happy na nakita ko siya habang nag-iikot-ikot ako. And the regular price is 500, but I got it for 150. So, imbes na mag 50% off pa siya, mas bumaba pa siya kasi nga last pair na siya. And that's one good thing about, you know, getting the last pair. You get more discount para mabili mo siya. And ang saya kasi nga, size 2 ni Steven. So, it's really for him. Yan. Ito kasi yung Tough Kids na to. We've been using it for years talaga.
ito yung masasabi kong brand that will last you like 2 to 3 years. Papalitan mo lang siya kasi gusto mo lang magkaroon ng bagong sapatos. It's not because nasira siya, but because gusto mo lang ng something new to wear. So, ganun siya katibay. Kaya yung mga shoes ng mga bata, if it's not, you know, Disney, Transformers, ganyan, it's going to be tough, kids. Yan. And, so, si Stephen, since very good naman siya in terms of academics, binilan po siya ng bagong shoes, although meron pa siyang shoes na maayos. Pero, hindi marami ang shoes niya. Sobrang limited lang ang shoes niya. Kaya, binilan ko siya ng bago. This one, nung nakita ito ni Daddy, sabi niya, ang ganda. Let's see if there's other design. Sabi ko, wala na. This is the last one. This is the last pair for this color. So, ito siya. Ayan. Naka-embossed yan. It's not just print, but naka-embossed siya. Ang cute, diba? Kung ako yung bata, matutuwa ko pag binili to sa akin ng mommy ko or ng daddy ko. Ay, kasi sobrang cool ng itsura. Nung nakita nga to ni Stephen, wow! Sabi niya, wow! It's so cool! Diba? Cute! And the good thing about this is, again, sobrang swerte ko talaga. Buti na lang nung time na yun, nag-shopping ako. I got this, tapos last one na siya, and this is size ni Stephen. Ang saya. So, it's really for him. So, ayun, the regular price is $650. So, if you're going to get 50% off, it's $325. Good thing about this one, since it's the last pair, I got it for 200 pesos. Galing, di ba? So, this is really for him. So, yeah. I guess, yeah, I think that's all. Yun na lahat ng napamili ko, and that, they cost like 3,200 to 3,500. So, yeah, I hope you hindi ka na bore sa I hope hindi kayo na bore kakapanood sa akin, you know, just showing all this stuff, and I hope nakuha kayo ng magagandang tips in terms of how you can shop without really rubbing the, you know, without really rubbing your bank or rubbing a bank, whatever you wanna call it. Basta, hindi mo naman kailangan mag-sayang ng sobrang daming pera, and you don't have to shop every now and then or every time na may sale. You just have to shop wisely. You know, just pick the ones that you need and you feel like na talagang makaka-save ka. And of course, never ever compromise the quality. Kasi kapag if you get the best quality out of whatever you're buying, mas magtatagal siya sa'yo. So, yan. Yan yung mga natutunan ko na nagkaroon ng family. So, yeah. I guess that's all for today's vlog. I hope nag-enjoy kayo. And let me know what you think of this vlog. I might do another vlog kapag nag-shopping ako. So, right now, naubos na yung pang-shopping ko. So, hindi mo na ako mag-shopping kasi baka pagalitan na ako ni Daddy. And I hope you enjoyed today's vlog. Thank you so much for watching. Salamat din sa mga nag-subscribe. And if you feel like sharing this video, please do so. And let us know what you think of the video. What do you think of our entire channel para mas ma-enhance pa namin yung mga content, yung content na nilalagay namin. So, mas maging engaging pa siya. And thank you so much again for supporting us, for watching, for everyone who has commented in our previous videos, and those who were able to watch those videos. Thank you for liking, for subscribing, and for commenting. Please don't hesitate to send us a message. May Facebook kami. You just have to it's the Sanchezes, yung Facebook namin. You just have to, you know, search for that and you'll be able to find it there. And you can message us there. You can send us an email, or you can just, you know, hit a like and you can just comment below. So, yeah. Thank you so much for watching, and I hope you subscribe and I hope you like this video. Thank you. Bye.